Hello guys, well, ito yung part 2 ng video ko regarding dun sa karanasan namin bilang naging positive ng COVID-19. Ang huling topic dun sa video ng part 1 ay yung na-report na nga kami sa barangay, nag-isolate kami, hindi na kami na, sa bahay namin sirado na, kaming dalawa ng anak ko yung naunang naging positive, napunta na sa kwarto namin sa, kasi medyo may kwarto kami na hiwalay, nandun na. So, ang unang ginawa ng barangay ay sinuabtis yung apat kong mga natira asawa at sa tatlo kong anak. Isa sinuabtis ngayon sa, ang layo eh, North Caloocan, dinala sa Muwa. Anyway, ganun, libre, wala nang magawa kasi mahal nga swabtis. So, after noon na swabtis sila, kami naman ang anak ko, na-isolate, along the way, wala na. Yung mga naramdaman namin, ako, yung dibdib ko, yung kaba ng dibdib ko, hindi tumitigil na. Anxiety daw tawag nun. Hindi ako makahinga. Tapos, narinig ko na kailangan 5 days daw, nagkakaroon daw ng tinatawag na progress yung sakit. Nagkakaroon daw ng associate yung ibang mayroon kang sakit. Eh, marami akong sakit. Marami akong mga nararamdaman sa katawan. So, grabe guys. Tapos yung isa kong anak, after 2 days, nagsusuka na. Nagsusuka na siya. Ako naman, hindi na ako makahinga. Grabe yung dibdib ko, kaba-kaba. Tapos may lagnat, may sakit sa ulo. Hindi maganang kumain. Ganun. So, ang ginawa ko, tumawag ako dun sa ospital. Kasi, biruin mo nung nalaman na positive kami, parang wala nang pakialam sa amin yung mundo. Ay, hindi na kami makagalaw, hindi na, nasa bahay na lang kami. Ano to? Sabi ko, so, tinawagan ko yung ospital na din pinunta na, Dok, ano pong gagawin? Ma'am, ano, nurse pala yung nakasagot. Sabi, hindi ka pwede pumunta ng ospital, bara ng barangay sa'yo kasi nga, may expose sa'yo yung doktor. So, lalo akong kinabahan. Lalo akong kinabahan kasi sino makakatulong sa amin? Walang doktor. So, ganun nangyari. 2 days yun. Tapos, after 3 days, nadagdagan na yun. Kasi lumabas yung result ng pamilya ko. Ang pinakamasaklap, yung bunso ko, ang nag-positive. So, tatlo na kami. Yung tatlo kong pamilya, ang negative. Bunso ko pa ang positive na yun ang medyo mahina ang pangangatawan. Tapos may problema pa sa kanyang emotional issue. So bago, nung nalaman ng bunso ko na nag-positive siya, ayaw niyang humalo sa amin. Kasi siyempre, nana, mama eh. Ayaw niyang humalo. Nag-iiyak pa dun sa baba. So, nagdagdag ngayon dun sa emosyonal na stress ko. Isipin mo, ang anak mo, nakikita mo, wala akong magawa. Nasa bahay lang ako. Wala akong magawa. Ako rin, hindi ko rin alam ang gagawin ko sa sarili ko. Kasi, nakaramdam ng, hindi mo malaman yung hindi ka makahinga, tapos naghihintay ka na, hala, 3 days na, 5 days, 4 days na. Nagbibili ako ng araw. Kasi, bakit? Ang sabi nga nila, pagdating ng 5 days daw, mas lalong lalala daw yung kalagayan mo. So, ang nangyari, bali, dagdag na ang stress ko. So, ito na. Umakyat na yung anak ko. Inalalayan ko rin kasi may emotional stress din yung bata. Tapos, bata pa yun eh. Tapos yung isa kong anak, nagsusuka na. So, tumawag kami sa ospital. Tumawag kami sa ospital, walang tumatanggap sa amin. Wala. Lahat ng ospital na tinatawagan na yun, wala. Walang tumatanggap. Sabi ko, paano to? Eh kung tuloy-tuloy itong pagsusuka ng anak ko, baka ipayat yun eh. Tunaw yun. So, ibig sabihin, hihintayin na lang pala namin
doon dito yung sitwasyon namin magano kami kasi walang ospital na tumatanggap. So tumawag ko sa barangay, sinabi ng barangay, sir, wala pa po tayong ospital na available ngayon. Ha? Isipin mo yun, nagsusuka na yung anak ko, walang ospital na matanggap. So ngayon ang nangyayari, ako naman hindi na ako makahinga, hindi ko alam kung may problema na ako sa paghinga nung panahon na yun, o talagang na-anxiety rin ako. Anxiety. Ikaw kaya, iba lang tatay, wala kang magawa. Nakakulong ka sa kwarto, wala kang magawa. Kasi, bawal ka lumabas eh. Kasi nga, positive eh. So, anong gagawin ko? Sabi ko sa sarili ko, so yung anak ko, no choice. Lumapit ako kasi ang kuan doon, kasi may mga symptoms sila na wala ako. Wala ako. So kung didikit din ako sa kanila, baka yung symptoms sila mapunta rin sa akin. So kailangan may distancing din kami dun sa kwarto namin. Eh since nagsusuka na nga yung anak ko, anong gagawin ko? Di nilapitan ko na. Kinuhan ko na. Tapos, ngayon, naiyak na ako. Tinignan ko na yung anak ko. Sabi ko, Juan, ano na, baka bukas, ganun. Di ko na alam kung abutin baka ng bukas to. So, ang ginawa ko, una kong, kasi wala namang ospital tumatanggap, yung, alam ko yung shout out kay, what? Snow White? Yung kwa namin? Tracer daw yun eh. Shout out sa'yo, ma'am. Thank you po sa kwan. Alam ko namang willing siyang tumulong sa amin. Kaso lang wala rin siyang magawa. Dahil wala nang ospital tumatanggap. So, yun. Ang ginawa na lang namin, ang sabi ko, naalala ko yung, boom, nagpautos kami doon, nagpautos na bumili ng Orisol. Orisol, timpla, itinimpla ko, pinainom ko sa anak. Maibalasa niya, eh, marati, bata, eh, yung dalaga. So, inumin mo yan, kaysa naman, hindi ka makasurvive. Kasi ang iniisip ko, yung maubusan siya ng tubig sa katawan. Yun ang iniisip ko, eh, dapat dextrose yun. Eh, sabi talaga ng nurse doon sa hospital na natawagan namin, yung kailangan, pag positive, pag nagsusuka, eh, didextrose na yan. Eh, nagsusuka, wala nga tumatanggap ng hospital. So, kung ikaw tatay, bilang tatay, ganun ang sitwasyon, at ikaw rin ay may naramdaman ka rin, at talagang para ka nang lulumo na hindi mo maintindihan. So, after nung panahon na yun, umakyat na yung anak kong bunso sa kwarto namin na yung nag-iiyak din kasi hindi rin matanggap na ikaw kaya nga sabihin positive ka, tatanggapin mo ba yun? Ibunso, bata yun eh, pinakabunso ko yun eh. So ang nasa mind pa namin na once pang dinakuha ka ng COVID, ibig sabihin diretso ka na sa hukay kasi walang ang gamot. So yun ang nasa, grabe yung dibdib ko, hindi ako makahinga gabi-gabi, hindi ako nakakatulog. Ang tulog, siguro nakakatulog na ako dahil sa pagod, sa kakaisip. 2 oras, 1 oras, gising na naman. Pag gising, para nagira yung dibdib ko. Tapos tinitingnan ko yung anak ko, baka hindi na humihinga. Tinitingnan ko siya, pero okay naman, humihinga pa naman. Sabi ko, grabe yung dasal, Lord, this Jesus Christ. Grabe, may halong iyak na, Lord, please lang. Lord, sabi ko, madaling araw, nag-iiyak na ako. Kung ano man po. Kasi ang inaalala ko, walang ospital na tumatanggap. Tumawag kami sa barangay. Sir, hintayin na lang niyo po, sir. Kasi wala po talagang ospital, wala pong ospital na available. Isipin niyo yun, guys. Walang ospital na tatanggap dahil nga po, puno lahat. At kami ay mga pasyente. Nagkandasukan na yung anak ko. Ako hindi na umakahinga. So naisipan ko, ang una kong idea, akala ko doon sa facility, may sinasabi silang facility, doon daw ang mga nag-isolate na mga, akala ko may doktor doon, saka yung mga nurse na mag-aasikaso ka lang, parang admission. Tapos nung tinawagan ko na yung barangay, na doon na lang ako sa facilities, kasi akala ko para maasikaso din ako, hindi nga ako makahinga. Yung pala, may nagsabi sa akin yung panganay ko, through video call, na yung facilities ay doon ka lang ilalagay. Hintayin lang yung 15 days, pero walang doktor doon. Malalong walang mag-aalaga sa'yo, lalo sa pagkain. So, nagbago yung isip ko. Na, hindi na, pinagalitan pa nga ako ng barangay, kasi bakit daw pa bago-bago yung isip ko.
mali yung pagkakaintindi ko dun sa facilities. Ikaw ba naman ang ganong sitwasyon, hindi ka ba malito kung ano nang dapat mong gawin? So ganun pa man, after 5 days, ayun na, kasi 5 days daw magpo-prod. Alam mo, after ng nagdasal ako, naiyak ako sa Panginoon, yung anak ko, nagulat ako kasi yung mahiga siya, tapos tumatayo, kumakain, higa na naman, tayo, kain, kasi nga, survivor na, so, isusurvive na yung sarili namin eh. Sabi ko, kumain ka, mag-inom ka ng Orisol, uminom ka ng, para mapalitan yung katawan, may tubig sa katawan mo na sinuka mo. Alam mo yung anak ko, siguro gumawa rin ng paraan ng Panginoon eh. Ang ginawa niya, dahil nahihilo nga siya, higa siya, tapos tayo, subo, higa, tayo, subo. So, ako naman, hindi na ako makahinga, breathing exercise daw. Ganun-ganun ako, kasi hindi ako makahinga eh. So, inisip ko kung baga to, clear naman yung baga ko, so puso to, sa isip-isip ko. So, yun pala, sabi nila, anxiety daw, yung anxiety daw sinabi nila. So, after ng 6 days, nakita ko yung anak ko, nagkaroon ng progress, kumbaga namula na siya ng konti. Ako naman, nakita kong ganun kalagayan ng anak ko, gumaan yung pakiramdam ko. Nagaan. Pero yung dasal ko, tuloy-tuloy pa rin, Lord. Kasi nga yung one ko, pero pumabalik sa isipan ko, baka kung lang to, naglaylo lang yung virus, tapos didiretso to, pagdating ng kuan, ganun, didiretso to. Kaya yun, tapos, yung mga kami, wala na. Isipin mo, bali, hindi kami makalabas, yung mga pagkain namin. Anyway, nabigyan naman kami na ayuda ng barangay sa mga bigas, ganun. Yun na lang ang napagkuhan namin, na pagsaga namin kainin nung panahon na nagkuhan. At yun, bali, pagdating ng 7 days, nagkaroon ng pagbabago yung kuhan, yung katawan ng anak ko. Ako naman, dahil nakita ko na wala nang medyo nagkaroon ng development, yung dibdib ko nabawasan ng kaba. So, yung ginawa ko, kahit may, nawala na yung lagnat ko, pero yung gana ng pagkain ang nandun pa, pero pakunti-kunti, kahit nasusuka-suka ako, kain pa rin, kasi para may laman yung tiyan, tapos sabi nila, para lumakas na yung resistensya. Tapos, exercise, yung lakad-lakad ako, parang tanga doon, pabalik-balik doon sa may, doon, lakad-lakad, para mapawisan, tapos ganun. Yun, yung dandang nakukuha yung kaba ko. Tapos yung anak ko naman, tapos narinig ko na naman na naubusan ng oxygen yung mga ospital, lalo na naman akong kinabahan, ito nagpagkaya time ito, sabi sabi ko. Tapos yun, nag online oxygen kami, nag order ng online, walang mabilhan, kasi nga yung isip ko nga baka hindi kami makahinga na eh, kasi yun nga naman ang one. So pagdating ng mga 9 days, dahan-dahan na siyang nagkakaroon ng gaan sa pakiramdam namin na, oh, ganun. Pero ako, nag-aalala pa rin ako, siyempre, anxiety nga eh. Hanggang sa dumaan na nga po yung 10 days, 11 days, sabi ko, 14 days lang, titiisin ko, ganun. Kasi makakalaya na rin ako pag 14 days. So, tinitiis ko, pero yung anak ko, may nararamdaman pala pa kunti-kunti, yung pang-amoy nila, hindi nila maamoy. Inututan ko nga na inututan para maamoy. Yung talaga, hindi talaga naamoy nila eh. Talagang wala, ang kuhan talaga. So, yung kuhan, yung pagdating ng, biruin mo yung mga kuhan, yung mga, para kami nahiwalay sa mundo. Yung bahay namin para napunta sa ibang kuhan, planeta. So, walang gustong lumapit, walang kuhan. Pati yung mga barangay, yung mga kuhan, pag naghatid na ayuda, ang lalayo nila. Ganito pala ito, pagka ganito positive ka ng COVID, sabi ko, grabe naman itong pagkakataon na ito, parang na-trauma ka na, tapos ganito pa mangyayari sa iyo. Anyway, pagdating ng 11 days, 14 days, nawala lagnat ko, naiwan yung ulo ko sakit, pero nawala na yung lagnat. Tapos, ayun, 14 days, nagpaalam na ako sa barangay, ma'am, 14 days ko na po, pwede na ba akong lumabas? September 26, pang 15 days ko, sabi ng barangay, sige sir, pwede ka nang bumaba dyan sa kwarto mo.
kasi naka-quarantine na kayo. Alam nyo guys, ang birthday ko, September 27. Nakalabas ako ng September 26, pang 15 days ko. So bago, naiyak ako. Sabi ko, hindi, naiyak ako dahil magbe-birthday ako, hindi ko kailangan ng party o regalo, ano. Yung na-survive namin yung 14 days na kami, mga anak ko, nandyan pa rin sila na humihinga pa rin kami. Yun ang iniiyakan ko sa sarili ko na ang ganda ng regalo ni Lord sa akin na nakasurvive kami. Hindi yung nagpasalamat ko kay Lord na nasurvive namin yun. Nasurvive namin yung 14 days na walang nangyari sa amin. Dahil although kahit na nagkanda kami sa sitwasyon na yon, walang tumatanggap, natakot ako, walang tumatanggap na kuan. So, parang nangyari doon, nung panahon na yon, minomonitor na lang kami kung lumala kami o hindi. Kung lalala ka, di, lalala ka, walang ospital na tatanggap sa'yo. Pag nga, ganun ka, o lista ka, casualty, COVID-19. Ganun yun eh, kasi wala naman tatanggap na eh, na ospital eh. So, ibig sabihin, statistic na lang yon. Kung lumala yon, namatay yung isa ganun, na buhay yung isa ganun, bilang na lang yon. So anyway guys, sa ngayon, nag-survive kami. Awa ng Diyos, thank you Lord, thank you Jesus Christ, thank you God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you po. Na-survive namin yon, bali na 14 days, pero hindi kami nag-kumpiyansa. So after 14 days, isolate pa rin kami. After ng 3 days, nag-swab test kami ulit ng kumilya. Nag-negative kami. Pagka negative, habulan kami sa vaccination area. Habulan kaming lahat. Pero yung nauna na yung mga negative sa amin, nauna sila magpa-vaccine. Pag kami naman nag-positive, so ngayon guys, nag-negative kami at nagka-vaccinated na kami para kuhan. So guys, itong panlansan na to, hindi ko sinabi to para takutin o anuman. Sinabi ko lang to sa karanasan namin para ma-aware kayo na ganun yung magiging kuha natin, karanasan natin sa ganahon na to. Pagka hindi ka nag-ingat, walang tatanggap na hospital. Kung meron man guys, alam ko, maniwala ka sa akin, tunaw yung bulsa mo. Hindi ka pwede makasabay, tunaw na tunaw ang bulsa mo. Mahal ang sisingil ng hospital, lalo na COVID-19, mahal. Kaya guys, thank you kung nanood ka man, nakarating ka man sa ganitong points ng video na to. Papasalamat ako sa iyo at napagtiyagaan mo. Thank you sa lahat. Lord, thank you. Thank you sa karanasan binigay mo at nakasurvive kami. At patuloy nyo kaming gabayan. Salamat po guys. Thank you.